Yo, what's up guys? Me again, Kuya Monde. For today's video, random video lang tayo guys. Bahil mamimili tayo ngayon sa Kumu Supa. So, i-update ko na rin kayo sa mga price ng manok, ng karne. Kung saan kami namimili. Bali, doon kasi kami namimili guys. Doon kasi yung medyo mura-mura. At, siyempre tayo mga Pinoy, kailangan natin magtipid dahil minsan lang nandito tayo sa Japan. Then, share ko na lang sa inyo guys kasi autumn ngayon, October, bali papasok ng taglamig. Kung nakikita nyo guys, ayan o, ang ganda. Yung mga dahon niya guys, ano na, nagkukulay pink. So, yung sa season dito kasi dito, may first season dito sa Japan. So, yung pinaka gusto ko talaga season dito is yung panahon ng yan, autumn nga. Papasin ninyo. Ang ganda kasi niya. Tapos nagre-reflect pa siya sa liwanag ng araw, guys. Ano lang to, guys, ha? Tapat lang to ng bahay namin. Ayan, yan yung apartment namin, guys. So, ayan. Ang ganda, diba? So, tara, samahan niyo muna ako mamili. Let's go! So ayan na nga guys, nandito na tayo sa Kumu Supa. So ayan yung mga price nyo guys. So itong bawang 84.24 yen. Ayan, yung presyo ng bawang nyo. Sa luya naman 84.24 din, 84 yen din. Yung mahilig ka magsoba o pansit. Sa Tokwa, 70 yen. So, kadalas na ito lang binibili namin, guys. Kasi ito yung nakakamura kami. Lalo na ngayon taglamig, kailangan ano, magtipid. Ito guys, sausage ba ito o hotdog? Bali ang price niya is 496 yen. Papalagay 500 yen. Ito yung mga kadalasang binibili namin dito guys. Kasi nga, ito yung pangamura tsaka
Bali kasi ngayon taglamig. Medyo naiwas ako sa kanin. Kasi nga taglamig. Nalobo tayo, guys. Ang pundasyon sa tamang paglaki. Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Ayan yung mga parang fresh nila na chicken. Ayan o. Yung 2 kg niya is 1,550 yen. Bali ito yung mga fresh, parang fresh nila na hindi siya frozen. Bali kasi kadalasan, guys, frozen lang kami. Yung kasi yung mura, almost kalahati niya yung mababawas. Ito meron pa isang 2 kg na 880 yen. Ano ba to, breast? Parang breast part. Isipin mo, i-convert mo sa peso yan, almost 450. Halos hindi, pero sa Pilipinas naman ata, halos parehas na rin ang presyo. Paano masabi? Ito naman tayo sa mga karne. Yan yung mga price ng karne nila, guys. Ito, almost 936 yen, 1,010 yen. O diba? Ilang grams lang siya. 859 grams, almost 1 kilo, pumapatak ng 450. Mga ganun. So, medyo mahal. Pero syempre, para kung gusto mo kumain ng masarap, magtitiis ka. Ito yung mantika nila, guys. Ito ata yung 1.65. At ito, 516 yen. Tapos yung medyo maliliit nila, nag-re-range siya ng 300 yen, guys. Pagpalagay mga siguro, sa peso, 150 pesos, ganun. Ito yung mga frozen nila, guys. So, guys, ang bibiling ko kasi ngayon, guys, hindi kasi ako nag-re-range. So, hindi tayo maulam. O, ulam, karne, ganun. Pero, yung alam mong hindi karne na pang-ulam. Kasi pag bumili tayo ng pang-ulam talaga, alam na, lamo na. So, ito yung binibili namin, guys. Natag 807 yen. Kasi, ito yung mura. Bali, tinatanggal ko yung balat nito. Bali, dalawa yung kukunin natin. Kasi, more on meat tayo ngayon. Walang kanin. Yan. Bali, yun lang naman kadalasan yung binibili natin, guys. Kasi nga, titipid. Yung pasta nila, guys. 4,500 grams. 105 yen. Mura na. Para siyang 45 pesos, ganun. Dami des ka. Oh, no! 2,000 years later. So, yun na nga, guys, bali. So, nakita nyo naman, medyo sinita tayo doon dahil bawal nga, bawal pala, di natin alam. Bali, nag-iisip na rin ako kanina kung pwede ba o hindi. Kaso, syempre, dahil medyo matigas ang ulo natin at tumuloy pa rin tayo. Yun, nakita ko na siya na sinusundan niya na ako, kaso dahil dito kasi sa Japan, mababait ang mga Japanese. So, nag-iisip pa sila kung paano na tayo i-approach, guys, dahil mga foreigner tayo. Ang nabili natin ngayon, guys, is yung 4 na kilong manok lang, tapos yung hotdog o sausage ba ang tawag na dito, kasi ibang hotdog dito o sausage. Then, 2 gatas, tapos oatmeal, ganun. Bali nga, sabi nga sa inyo, hindi ako nagra-race ngayon dahil nga taglamig. At medyo lumulusog tayo ng gusto. Then, isummarize ko na lang, guys, yung presyo ng mga bilihin dito sa Japan, guys. Kasi nga, hindi tayo, yun nga, sita tayo sa supermarket. Then, sorry na agad kasi hindi ko naman din talaga alam. So, wag nyong gagayahin yung, guys, ha. Sige, umpisa natin, guys, sa bigas. Bali, ang price ng bigas dito nagre-range siya ng 3,500 pataas. Meron din naman mababa, 3,500. Basta yung minimum range nila dito, guys, 3,500 yen, 410 kilos lang yung, guys. So kung ko-convert mo siya sa peso, mga siguro abot siya ng 1,700, 410 kilos, ganun, mga ganyan. Tay-tay lang yun, guys, ah. So yun yung mga presyo dito, guys, ng bigas. Then sa manok, yun nga, mamimili ka ng frozen o hindi frozen. So may pagpipilian ka naman. So nasa yun na kung medyo maselan ka o medyo ayaw mo ng frozen, pwede kang pumili ng fresh, kasi medyo may kamahalan nga talaga, guys. So almost kalahati minsan nadadagdag, guys. So doon lang kami sa frozen kasi mga foreigner naman kami dito, sanay naman tayo doon. The next is
Yun sa karne, sa baboy. Pagdating sa man sa karne, guys, iba-iba din yung price niya. So, ang price kasi ng karne dito, guys, depende rin sa supermarket na bibila mo o depende rin sa lugar kung nasaan ka. Kasi meron dito, guys, na mura, meron namang mahal. Tulad ko, guys, nandito ako sa Kanto area, so medyo mahal dito, guys. So, nakakita tayo ng... Titigil lang, guys. Tigil muna tayo. Tingin mo tayo, hiningal tayo sa bike. Then, yun nga. Yun yung mga price nila dito, guys. So, makita naman tayo ng mura at mahal na supermarkets. Nasa yun na kung paano ka didiskarte, kung saan ka bibili, guys. Then, meron din naman, tulad ng mga, ano pa bang mga essential na kailangan natin? Mantika. Ang mantika, yun, nakita nyo nga, dumaan tayo. So, nagre-range siya ng 300 yen. 400 plus yung medyo malakalak na 2 liters o 1 liters ata yun. Hindi ako nagkakamali. Punta tayo sa mga toyo. Yun, mga toyo dito, guys, iba-iba kasing toyo dito eh. May mahal, may mura. So, ang pinakamura nakita namin, guys, meron ako nakita ng 145 yen, 149 yen, yun. Pero yung mahal, meron naman 300 yen. Depende kasi sa toyo. Maraming toyo dito, guys. So, yun. Then, suka, yun, almost parehas lang ng presyo ng toyo. Pero alam ko, mas mahal yung suka. Paano masabi? And the next is, ano ba bang mga susunod? Ano ba mga kailangan natin? Asukal, yung mga asukal. Meron, mga, ang asukal dito ay nag-range ng 170 yen, ganon. Sa kape naman, bali kasi ako hindi ako nagkakape. So, hindi ako familiar sa price niya. Pero may mga nakikita ako, parang 500 yen yung price niya. Yun. Ilang grams na siya, parang hindi ko alam kung 800 grams or 1 kilo yung mga ganon. So, yun yung mga price niya. So, kanina nga kasi gusto ko sana isa-isahin kaso nga medyo sinita tayo at bawal nga. So, bawal nga. So, wala tayong magagawa dahil kailangan natin sundin yung rules nila dito. Then, sorry na agad sa supermarket na napuntahan ko. Then, hindi ko kasi alam. Actually, alam ko na, kaso medyo matigas ang ulo natin, tinuloy pa rin natin. Karantado! So, yun na nga. Kaya guys, huwag niyong gagayahin yung guys, ha? Ano pa ba mga kailangan natin dito? Sabon, yun, sabon. Sa sabon nila, guys, iba-iba rin ang price dito ng sabon, guys. Meron din mga mura, meron din mga mahal. For example, tulad ng yung sabon na ginagamit namin, nagre-range lang siya ng 180 yen. Yun yung mga pricing niya, guys. So yun, pero maganda na rin naman yun. Meron namang mga mahal na 300 yen, 250 yen. Yun yung mga presyo ng mga sabon dito, guys. Ano pa ba mga kailangan natin? Sa gulay kasi, guys, hindi ko kayo maisama dun sa gulay dahil nagmamadali tayo, guys. Dahil yung bike natin, hiniram lang natin. Dahil nung first vlog natin na about sa paano mag-apply dito sa Japan, nasira yung bike natin. So yun nga, guys, bali random vlog lang kasi talaga siya. So wala akong maisip kasi ngayon dahil nga gusto ko lang naman i-share sa inyo kung paano nga pamili dito sa Japan, kung saan kami namimili dito sa Japan. Then sinare ko lang ba sa inyo. So ayun na nga, guys, dahil nga ito isang random vlog lang at biglaan lang dahil naisipan ko lang i-share sa inyo kung paano ko namimili dito sa Japan, na huwag niyong gagayahin yung ulit. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo. So kung nag-enjoy ka sa video natin at may natutunan kayo na huwag niyong gagayahin tulad noon, ay huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Then click mo yung notification bell para ma-update ka sa ating mga video. So paano? Peace out!